Kilala niyo ba kung sino ang tao na nasa larawan? Marahil marami sa atin na nakakilala sa kanya. Sino nga ba siya? Tara mga katropa, sabay-sabay natin kilalanin kung sino siya. Ang taong nasa larawan ay si Emilio Famy Aguinaldo, ang kauna-unahang pangulo ng bagong republika ng Pilipinas. Isa sa pinaka-kontrobersyal na pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak noong 22 ng Marso, 1869 sa El Viejo, Cavite, na ngayon ay tinatawag ng Kawit, Cavite. Siya ay ikapito sa 8 anak ni Crispolo Aguinaldo at Trinidad Famy. Sa pamumuno niya, natanggap ng Pilipinas ang kasarinlan laban sa mga Espanyol. Naitalaga din siya bilang unang pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Kongreso ng Malolos. Ilan lamang ito sa mga detalyeng alam natin sa unang pangulo ng Pilipinas na si Aguinaldo. Sa series na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga trivia patungkol sa mga naging pangulo ng Pilipinas. Ito ang 10 katotohanan tungkol kay Emilio Aguinaldo. Number 10, speech caught on video. Alam niyo ba na may video ng pagtatalumpati ni Emilio Aguinaldo ang nakunan ni Douglas Fairbanks, isang American actor, screenwriter, director, at producer noong 1931. Nang tumigil siya sa Pilipinas, sakto ng pagbisita niya sa bahay ni Aguinaldo sa Cavite, ay nagsasaad ng talumpati ang Pangulo. Kaya nakuna ni Fairbanks ang talumpati ni Aguinaldo. Ang talumpati ay nasa wikang Espanyol. Maari niyo itong mapanood sa link sa baba. Number 9, Dalawang Republika. Sa pamumuno ni Aguinaldo, ay nasubaybayan niya ang pagkabuo at pagpapatibay sa dalawang republika ng Pilipinas. Ang una ay ang Republika ng Biyak na Bato noong ikauna ng Nobyembre, 1877. Ang sumunod naman ay ang unang Republika ng Pilipinas o Malolos Republic noong 23 ng Enero, 1899. Ikawalo, the first ever Japanese collaborator. Base sa pahayagan ng The Los Angeles Times, na ibalita noong 7 ng Febrero, 1942, inakusahan si Aguinaldo na first Filipino quisling o isang traitor noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Subalit naglabas ng pahayag si Aguinaldo na nagawa niya lamang ito para protektahan ang sambayan ng Pilipino. Number 7, Killed 18-Foot Crocodile. Ang isang manunulat na si Philemon V. Tutay ay may naisulat na artikulo. Pinamagatan itong The Presidents at Play. Nakasaad dito na walang bisyo ang unang pangulo at minsan sa buhay nito ay may napatay siyang 18 talampakang buhaya sa ilog ng Cagayan. Ang nasabing buhaya ay minsan ang ginawang dekorasyon sa hallway ng Universidad ng Pilipinas. Number 6, Dalawang Asawa. Lingid sa kaalaman ng marami sa atin, dalawa ang naging asawa ni Emilio Aguinaldo. Ito ay sina Hilaria del Rosario, ipinanganak noong 17 ng Pebrero, 1877. Kinasal sila ni Aguinaldo noong 1 ng Enero, 1876. Saktong araw din ng pagsapi ni Aguinaldo sa Katipunan. Namatay si Hilaria del Rosario noong 6 ng Marso, 1921, sa sakit na pulmonary tuberculosis. 9 taon makalipas mamatay ang unang asawa ni Aguinaldo ay pinakasalan naman niya si Maria Reyes Agoncillo. Ipinanganak noong 15 ng Pebrero,
1879. Ikinasal ang dalawa sa Paraswain Church noong 14 ng Hulyo, 1930. Namatay si Maria isang taon pagkatapos mamatay ni Aguinaldo. 29 ng Mayo, 1963, sa edad na 84. Nasa kalahati na tayo ng mga video, mga tropa. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para kapag nag-upload ako ng video ay manonotify agad kayo sa mga ito. Number 5. 5 children. 5 ang naging anak ni Aguinaldo kay Hilaria Agoncillo. Ito ay sina Carmen Aguinaldo. Ang 2 ay si Emilio June R. Aguinaldo Jr. 3 naman ay si Maria Aguinaldo at si Christina Aguinaldo. At ang 4 ay si Miguel Aguinaldo. Number 4. Atake sa puso. Sa edad na 94 ay namatay ang unang pangulo. Ang ikinamatay ni Emilio Aguinaldo ay atake sa puso noong 6 ng Pebrero, 1964, sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City. Number 3. Pagpapatay kay Antonio Luna. Noong 2 ng Hunyo, 1869, nakatanggap ng 2 telegrama si Luna. Una ay galing sa San Fernando, Pampanga. Humihingi ito ng tulong para sa pag-atake muli sa San Fernando, Pampanga. At ang 2 ay ang sulat galing kay Emilio Aguinaldo. Nakasaad dito na pinapapunta si Antonio Luna sa kabanatuan upang bumuo ng bagong gabinete. Ang kontrobersyal na sulat na ito ang nagturo sa unang pangulo sa pagpapatay kay Luna. 3 makalipas ang araw na iyon ay pinatay si Luna kasama si Coronel Francisco Roman. Ang isa nilang kasama na si Kapitan Eduardo Rusca ay nakaligtas. 2. Death of Bonifacio. May akusasyon din kay Aguinaldo na siya ang nagpapatay sa pinuno ng Katipunan, ang supremo na si Andrés Bonifacio. Pinagtibayan ito ng mga kasulatang naguutos sa mga tauhan ni Aguinaldo na ipapatay ang magkapatid na Procopio at Andrés Bonifacio. Ang sulat ay naipakita din noong isang auction sa Leon Gallery. Number 1. The youngest president of the Philippines and the oldest president to live. Sa edad na 29 na taong gulang ay naging pangulo na si Emilio Aguinaldo. Namatay naman siya noong 94 na taong gulang siya. Pinakamatandang nabubuhay na naging pangulo ng Pilipinas. Napanood nyo ang 10 trivia tungkol sa pinakaunang pangulo ng Pilipinas, ang El Presidente.